Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na pinag-uusapan ngayon. Well, syempre, itong double celebration nga po na ikinasisiya ng buong Aldab Nation, ang Weeksary at Mansary, mga kaaldab. Doon po sa mga nagko-komento, mga kaaldab, nakakatuwa po. Ako, mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat, gustong gusto ko po talaga na makita uli ang tandem ng ganito po. Kaya nga po ako nagpapakita ng mga video nila Mengay at Isoy para maibsant natin yung lungkot, yung hinagpis na ibinibigay po ng network. Kasi po iba po talaga kapag ganitong dalawa, ganito po yung nagbabanatan siya sa dance floor. Real talk yan, di po ba? Yung sa bawal judgmental, subukan niya po si Mengay. Nakakairita eh. Alam niyo kung bakit? Ito, masakit pong tanggapin kasi parang ang tingin ng ibang tao, nagpapagalingan po sila. Nagpapataasan ng ihi kung sino mas magaling sa dance floor, di po ba? Siyempre, Maha Salvador po yun, mga kaaldab, di po ba? Real talk, Maha Salvador yun, siyempre, kumbaga magaling talaga pagdating sa showdown yun. Tapos, ipapartner nyo si Mengay. Di po ba, baka magkakaroon ng, alam nyo na, kung pataasan ako sino mas magaling, yun ang isa sa siguro hindi ginagawa ng GMA dahil ayaw po nila magkaroon ng mga, alam nyo na, pinupunto natin. Pero dito, mga kaaldab, halata mong komportable yung bawat isa sa galawan, mga kaaldab. Ako, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong reaksyon, mga kaaldab. Ang sa akin lang naman, eh makapagbigay sa inyo ng pinaka, well, alam nyo na ang ibig kong sabihin o pinupunto ko, di po ba? Kaya doon po sa mga taong hindi naniniwala na naandyan si Richard Fulkerson sa Sabado, well, tama naman po kayo. Alam nyo naman po kasi yung management na minsan hindi natin alam kung ano po yung takbo ng pag-iisip, pero sabi ko nga po sa inyo, mga kaaldab, tignan na lang po natin. Mahirap po magkomento. Pero ako, mga kaaldab, lagi kong pinagdarasal na sana maibalik na yung Aldab sa Itbulaga. Yung mga panahon na talagang pinakikilig ang buong Aldab Nation, walang iringan, walang masasakit na salita, walang mga issue, di po ba? Di po ba napakasarap balik-balikan yung mga ganon? Kaya ako po nasasabi yan. Kasi ako, marami kong video, marami kong mga in-upload. Kapag ka nag-post po kasi kayo, nag-comment kayo, may kita ko po yan eh. Magpa-pop up yan sa notification ko. Siyempre, pag na-click ko yon, titignan ko lang. At nakakatawa naman po. Dahil hindi lang pala ako ang isa sa nagdadasal para ibalik ang Aldab Nation. Hindi lang pala mga true-blooded Aldab Nation. Marami po pala. Kumbaga, kaya nga po, kumbaga sana nga po ay mapakinggan tayo sa ating gustong mangyari, di po ba? Ang gusto lang naman po natin ay maging masaya, maging kumbaga pagdating ng 12 o'clock eh kumbaga pahinga na magiging masaya ka, magiging kumbaga yung pinaka rest mo eh talagang tawa yung ipapalit pagkatapos mo ng break time o kaya nagtatrabaho ka, di po ba? Yun lang naman po ang pinupunto natin. Bukod dun wala na eh. Hindi naman po ito natin kailangan pang manira, etc. Di po ba? Hindi katulad ng kabilang grupo na halos grabe po makapagmura. Di po ba? Ito yung katotohanan, mga kaaldab, na ayaw po nilang tanggapin. Na kahit ano po yung paliwanag at hindi natin sa kanila, eh hindi po nila binibigyan ng kahulugan. Basta sila makapanakit ng salita, okay lang. Pero tayo, mga kaaldab, ipinararamdam lang po natin at ipinapakita. Although sabihin na nila, normal lang sa atin. Sino nga po ba nagsimula ng Aldab? Siyempre kami mga true-blooded Aldab Nation. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na wala po kaming alam. Marami po kaming alam na hindi po nila alam. Ang problema kapag ka nag-a-update kami, binabasag nila. Di po ba? Okay lang naman yun eh, wala namang problema. Ang problema, kapag kami nang basag, guilty sila. Yung agad-agad magre-react sila, magmumura sila sa kanika nilang social media account. Yung tipong
kung ano-ano sasabihin nila para lang po makakuha ng simpatya sa mga followers po nila. At yung followers naman po nila, syempre nakukumbinsi nila. Ito yung isa sa mga sinasabi ko, mga ka-Aldab, malakas mag-influence ang isang admin, lalo na po pagdating sa social media. Ako, hindi naman tayo agad-agad na magpo-post na mga ganyan. Kumbaga, sabi ko nga, may kanya-kanya tayong opinion at reaction. Hindi ko naman po pinipilit na maniwala yung mga dumadaan sa channel ko. Hindi ko naman sinabing pagmumurahin nyo yung mga army na yan, main fanatics na yan, mga kumbaga, mas sakit na salita. Ang sa akin lang naman, kapag ka gumawa sila ng edited, dun lang naman po natin babatikusin. Kung wala naman po silang ginagawa, hindi po ba kung nananahimik lang po sila, okay lang. Parang Aldab Nation lang, pag wala kaming ganap, kumbaga chill-chill lang kami, post na mga video nila Mengay. Sila hindi eh. Sila kailangan mambatikos, mangasar, para buhay lagi ang Armin. Para sinasabing, kumbaga andito pa rin kami, kahit na walang update si Congressman Spotted at si Mengay, dito lang tayo. Di po ba? Pero hanggang saan nila kakayanin? Yun lang naman po yung simpleng tanong, hanggang kailan nila kakayanin ang walang post, lalong-lalo na po kila Mengay at kay Congressman Spotted. Ayaw po kasi lang tanggapin, natapos na yung sarsuela. Dahil ayaw nga po nilang tanggapin, nabubuhay na po sila sa ganyan. Siguro mga Aldab, totoo po yung mga kumakalat na kumbaga chismis sa social media, na pinapakalat nga po ng ibang Martes na ang Armin daw pagka nawala mawawala na nga, pag nawala daw po yung sarsuela, mawawala na raw po yung kita ng Armin, na kumbaga malaking tulong daw po sa kanila yon, dahil nga po binabayaran sila sa pagpo-post, sa pag-edit. Di po ba? Kasi kung wala mag-edit o wala magbabayad, wala na mag-edit. Pag wala nag-edit, wala na, back to normal na. Di po ba? Hindi naman si Congressman Spotted pa mag-edit ng sarili niya, busy nga po siya. Di po ba? Yung sinasabi natin, mga ka-Aldab. Tapos ngayon, no-show pa si Ibiang, walang komento. Tapos mainit na mainit pang tinatalakay ngayon kung pumirma nga po ba si Mengay sa APT o sa GMA. Ang daming issue ngayon, mga ka-Aldab, pero wala kumbaga tahimik lang masyadong mabibingi ka sa sobrang katahimikan nga po sa social media. Kaya yun nga po yung tinitignan natin, iniimbestigahan natin, tinatanong natin. At syempre kung totoo nga po ba talaga na andyan sa Sabado City Soy, pero tignan na lang po natin, mahirap pong magsalita pag wala, okay lang, tanggap naman po natin pero pag nandyan, syempre masayang masaya, yung tipong lulundag na naman po tayo at kikiligin na naman po kami, lalo na po kapag ka nagpinagsama sa dance floor ang real life couple, doon pa lang panalo na. Di po ba?